Ayan, isa na namang maganda-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Alright, syempre, ayan, kumusta naman po ang ating mga ka-business at mga kapapi dyan, kumusta, kumusta po kayo mga kabatid? Bueno mga kaibigan, isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin. Kasi po, kung inyo pong maalala, ito pong reaction video ko na yung babae nagdududa sa kakayahan ni ka-business, ay talagang inulan ito ng mga komento ng mga taong hindi sang-ayon no, sa mga ginagawa ni ka-business. Eto, magmaritisan tayo mga kaibigan, napagandang bigyan natin ng reaction. So bilang reactor ni ka-business, ay karapatan ko rin na banggitin ano po, at ipagtanggol si ka-business. Ito po yung takbo ng ating usapan mga kaibigan. Hayaan nyo pong talakayin natin makalipas lamang ang ilang munting patalastas. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Okay, so welcome back. Oo, tayo po yung nagbabalik mga kaibigan. Ito po ang topic natin mga kaibigan. No? Ito pong isa ka ba sa nagdududa kay ka-business? Ito pong ginawa kong vlog. Mayroon po kasi nga nagbigay sa akin ng komento. Una, tingnan natin ha, mga kapatid. Ito babasahin natin kasi ang ganda po ng kanilang mga komento. Napakaganda. So, ito. Shoutout nga pala kay Anime Reactor, isa po sa nagtanggol din dito sa comment section. Okay. Mayroon kasing nag-comment, ang sabi niya, try mo puntahan ng personal. Kami, kilala namin yan sa personal, kaya masasabi namin ang ganun. Kayo puro pabuti ipik lang nakikita nyo. Oho, parang ang galing, no? Sino ito? Na-curious lang ako. Para magkaroon tayo ng idea kung sino itong tao, pipindutin natin itong kanyang user's name, no? Mapupunta ka rito mga kaibigan. Oo, ayan ho. Pangalan niya pala ay Lorenzo. Tatlong subscriber, apat na video. Itong apat na video niya mga kaibigan, kung titingnan natin, may mga views naman, no? Pero kailan nga ba na-create itong channel niya? Oo. So bago ito. Ayan ho. Nag-join siya sa YouTube noong August 13, 2023. Bago ito. Ang tinatanong ko dito, ano yung mga issue na tinalakay noong August na ganito kasidhi ang kanyang pagbabato ng negative na comment kay ka-business. Kung ating titingnan ang mga natalakay ni ka-business na mga vlog noong August, halos, ito mga kaibigan, last month, one month ago, no, September pa lang ngayon. Ayan, dito tayo. So one month ago, halos dito, umikot ito kay Bong. Ito yung kasagsagan at kainitan ng ito yung ano yung pagpakikilala ni Bong ano? And then mayroon din dito yung kay Dexter nandito rin. Oo, natalakay ito dito. Pero mainit dito kay Bong eh. And then ito din yung natagpuan ni Papa Dins yung pinsan ni Kuya Bal at then diretsong tinulungan ni ka-business. Yun yung mga topic na tinalakay. Bakit ko sinasabi yan? Kasi po mga kapatid, nagtataka ako, ano nga ba yung ano? Oo. Una, sinabi niya, try mong puntahan personal. Kami kilala namin ng personal yan. So ibig sabihin, hindi ba ito kakilala talaga ni ka-business? Ano? Kakilala talaga. Kakilala personally. Mayroon pa siyang comment dito, sabi niya. Hindi nyo kasi totoong kilala, kaya ganyan kayo. Mayabang yan sa personal. Oh, mayabang yan sa personal. Ako sa akin, ano, pag-usaping mayabang, pag-a-analyze ako kay ka-business, malayo sa katotohanan sa sinasabi niya. Ipagtatanggol ko dito si ka-business base sa nakikita ko sa camera, ha? Kasi hindi pa naman kami personal na nagkita ni ka-business. Pero, correct me if I'm wrong, ang isang taong mayabang,
Tingnan nyo naman si Kabusiness, napakasimple kong manamit eh. Simple lang ganun, di ba? Oh, wala nga hong mga borluloy sa kanyang katawan. Di ho ba? Oh, hindi na tayo magbabanggit pero minsan makakita kayo ng mga mala. Ayaw ko na yung magbanggit ng ibang mga sitwasyon. Pero di po ba may mga nakikita tayong minsan may mga borluloy sa kanilang katawan? Di ho ba? Pero si Kabusiness, wala hong ganun. Purely pagtulong yung ginagawa ni Kabusiness. Kaya nagtataka ako, ano hong, or nayayabangan lang ito sa mga ginagawang pagtulong ni Kabusiness. Baka siguro ganun, no? Sabi pa niya, yung mga pinapakita niya, puro pang camera. Kabaliktaran sa totoo. Magkamali ka dyan, sa totoong buhay, yari ka. Yun ha, magkamali ka dyan, sa totoong buhay, yari ka. Ito dito mga kaibigan, pasintabi at paumanhin Kabusiness kasi may binanggit siyang pangalan. Oo, tingnan nyo yung pamangkin ni Mrs. Kabusiness na si Butchoy. Tingin ko si Butchok yan eh. Diba? Wala namang Butchoy. Butchok ang pamangkin ni Mr. Kabusiness. Ni Mrs. Kabusiness, no? Nagkamali sa kanya, hindi niya pinatawad. Ganyan siya kay Bong. Kahit ano pang gawin ni Bong sa si Kabusiness, kahit ano pang gawin ni Bong, si Kabusiness pa daw ang nagmamakaawa. Alam niya kasing maraming followers si Bong. Mautak yan si Kabusiness, lalo't pagkakapirahan. Galing, no? Pero ito pong usapin na, no? Kasi nasusundan ko naman, di ho ba? Ako, pasintabi, pero bigyan natin ng nabanggit niya eh. Itong kay Butchok, hindi ho ba? Pinabalak na noon paaralin ni Papa Dins. Masaya naman si Butchok. Kaya lang, nung umalis si Butchok, doon ho naging broken yung line kung ano ang dahilan at umalis siya. At hanggang sa kasalukuyan, ay nawala siya sa Kabusiness family. Oo. Pero kung matitingnan natin, habang nandoon siya, ay alagang-alaga naman siya, puno ng pagmamahal. Hindi ho ba? Inakay Papa Dins nga ho siya nakaalalay. So, hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung anong klaseng nasa kaisipan ng taong ito. Tapos, aside pa dito, may isa pa, mga kaibigan. Oo, itong isa naman, Canada. Ayan, si Canada naman, no? Sabi naman ni Canada, you are wrong. Oo, malaking kinikita nila. Mga brand new cars. Oo, mga brand new ang cars. Take note, cash pa ang binayad. Ay, ito, magandang pag-usapan ito. Mm-mm. Alam nyo kasi mga kaibigan, oo, nagkasasakyan si Kabusiness. Pero kung susubaybayan natin yung kanyang kauna-una, di ba yung ginagamit niya yung luma niyang sasakyan? Kaya nga lang, masinop si Kabusiness. Ang isa sa karakter ni Kabusiness na gustong-gusto ko, kasi ahead of time siya nagpaplano. Ibig sabihin, kung mayroon siyang gustong bilhin, ahead of time, pinag-iipunan nila. Maswerte din si Kabusiness kasi mayroon din siyang magaling mag-manage ng pera, si Mrs. Kabusiness. Oh, ilang beses ko lang mo sa inyong sasabihin, di ho ba? Napakagaling ng accounting ni Mrs. Kabusiness kahit man lang sentabo. Talagang naka-report. Pinagplanuhan naman nila yan eh, mabili niyan. Sabihin niya, nabili ng cash kasi pinagplanuhan nila. At may source of income si Kabusiness dahil nga nagbablog siya. Hindi naman sinasabi natin hindi kumikita dito si Kabusiness. Kumikita si Kabusiness dito. Ang pagkakaiba nga lang, si Kabusiness, yung kita niya, sinishare niya sa tao. Pangalawa, may source of income din si Kabusiness. Hindi pa man siya vlogger dahil negosyante na siya. Sabi niya, si Kabusiness ay hindi talaga charity vlogger. Si Kabusiness ay businessman. Sangayon ako dyan sa iyo. Si Kabusiness ay businessman. Bakit? Kasi bago pa man mag-vlogger si Kabusiness, may negosyo na siya. Correct ka dyan, businessman. Pero nung sa sinasabi mong hindi talaga siya charity vlogger, na-develop si Kabusiness sa pagbablog, sa pag-charity, sa pagtulong sa tao. Oh, totoong pinagkakitaan lang niya ang pagbablog. Totoo yan. Probin yan. Kita nyo naman, oh, pag humusga sila, grabe, ano. Oh. Sabi pa niya, si Pugong Biyahiro at Tikram Marab ang totoong charity vlogger. Oh. Ay ngayon, anong pagkakaiba ni Pugong Biyahiro, ni Kate Kram, ni Kuya Rab? Eh, ito mga inspirasyon ito ni NOE, ni Kabusiness. The reason why na nag-charity siya, na-inspired siya sa mga taong ito. Kaya nga ho, sinusundan niya ng yapak. Pero kung hindi man niya maibigay ng katulad ng mga naibibigay ni Pugong Biyahiro, ni Kate Kram, ni Kuya Rab sa ngayon,
papunta na doon si Kabusiness, konting gimbot na lang, malapit na. Kaya nga ho siguro marahil, ito nga ho ang pinagdududahan ko eh. Maramang ito po ang kanyang kinakainggitan kay Kabusiness dahil konting gimbot na lang. O diba, magha-half million na yung followers ni Kabusiness. O diba? Doon sa sinabi ko, alam mo yung diba nagpakita ako ng competition, sabi niya, malaki yung competition mo. O, millionaryo na si Kabusiness. Oo, sabi niya millionaryo na si Kabusiness. Huwag kang magsinungaling. Oh, kita mo? Ako pa ang tinatawag niyang sinungaling. Pero ako, simple lang si Kabusiness. Oo. Hindi ko pa masasabing millionaryo si Kabusiness. Para sa akin, hindi ko pa masasabing millionaryo. Kaya nga lang maraming biyayan dumarating sa kanya doon sa kanyang negosyo, doon sa kanyang pagbablog. And then, added doon yung mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya sa mga programa. Kaya mayroon continuity ang mga program niya. Kakalain yung mga kaibigan, no? Natanong pa, magkano doon ang binayad sa akin ni Kabusiness? Oo. Grabe yun, no? Grabe talaga sila. So ngayon ko lang naramdaman mga kaibigan, eto bilang reactor, no? Ngayon ko lang nakikita itong mga ganito. Pero ganito po talaga ang trabaho natin, tagasalo. At syempre, mas kailangan natin ipaliwanag. Pasintabi po, sabi nga ng iba, huwag mo nang pansinin. Pero hindi natin pwedeng hindi pansinin yan. Kasi bilang reactor, kailangan natin bigyan ng pagtatanggol si Kabusiness. Una, maswerte sila dahil si Kabusiness hindi nagsasalita eh. Ayaw niya ng ganitong mga usapin, hindi niya lalong pinapansin kasi nakapokus siya. Ayaw niya madiskarel yung kanyang focus sa pagtulong. O, di ba? Ako, bilang reactor, mas kailangan i-highlight natin. Bakit? Kasi itong mga taong ito, kapag hindi mo pinansin, tuloy-tuloy lang eh. Tutuloy-tuloy sila. Maglalason sila sa kaisipan ng komunidad sa comment section. Pero sana lang ano para sa akin. Huwag naman to the point na kahit wala tayong mga valid na mga rason. Kasi ito, puro mga ano lang yung rason nila eh. Ngayon po mga kaibigan, may bagong labas si Kabusiness. Ngayon po, ngayong araw na ito, no? Panoorin po natin yung bagong labas ni Kabusiness. Yung pong sino si Pinuno ng 3M. Oh. Maraming mga pagkakataon pinatunayan ni Kabusiness yung kanyang pagiging mabuting tao. Marami na pong pagkakataon yan. Mula po kay Bong, mula po doon sa kanyang mga kagwang, mula po sa lahat ng mga taong nagmahal. At marami na rin pagkakataon na minsan si Kabusiness ay iniiwan ng mga taong mga minahal niya. Alam ko yun. Nasundan ko yun. Pero hindi siya sumusuko. Ito lang po ang punto na kailangan natin mga kaibigan. Sa lahat ng mga manunood, tunay ngang mayroon talagang pagkakataon na hindi mo mailalagay sa isang lugar ang mga taong nanunood sa iyo sa iyong mga ginagawa. Hindi magiging mayroon, hindi magiging masaya. At mayroon talagang babati ko sa iyo. Anumang gawin mong kabutihan. Ang pinakamaganda lang dito, determinado si Kabusiness na gawin ang kanyang gampanin at responsibilidad sa pagtulong. Dahil bakit? Ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nasa puso niya ang charity mission because para sa kanya, it is the ministry ng buhay nila. Bilang Kristiyano, bilang tao na may takot sa Diyos. Ako po muli sa taong alam mga kaibigan, paumanhin po kung ating pong nabigyan ng pagkakataon na napasadahan ito, eh kailangan po natin na natingnan ito. Pero natutuwa naman ako in a way na sige, mag-comment kayo. Wala ho akong hinahide yan ano, kasi nasa ano naman, okay lang, mag-comment kayo. At hayaan nyo rin naman akong sumagot kung gusto kong sagutin ang ilang mga komento base naman sa aking opinion. Sa muli po mga kaibigan, na malapit na po na ang kaarawan ni Kabusiness, sana po ay tulungan natin, no? Iregalo natin sa kanyang mga kaibigan ang kanyang 500,000 followers. Kunting kimbot na lang po mga kaibigan, maaabot na. Idisama na rin po natin si Papa Dins para po kahit man lang 200,000 followers naman kay Papa Dins, masayang-masaya. Siyempre, maraming salamat po doon sa mga nagtitiwala sa ating mga reaksyon. Ang ating pong mga Kabusiness family, ang ating pong mga kapapi dyan. Marami pong salamat sa inyo sa pagtitiwala sa isang taong gala.
patuloy po ninyong tinatangkilik ang ating reaksyon. Comment down below mga kaibigan para po naman makita ko rin ang iyong salubin, kaparte kayo ng vlog na ito. Hanggang sa muli po mga kaibigan, paalam pansamantala.